dala ng buhay. Dito luminitaw ang may pusong bunay. Di man alindana ang lakas ng mga tagos, bukas ay sisilang din ang pag-asa ng Diyos. Maging tulad ng regalo ang magbibigay sa kanila ng paglangit na hindi at makakahawang tawa. Maging tulad ng dalasa malayo'y nagminingin sa puso nila'y maging tingin. Sa sabit ng Pasko ng pusong nakikinig, liwanag ng Diyos ay sa pintig ng pusong nakikinig makinig sa kanyang tinig at maririnig ang ligalig ng himig ng pag-ibig pahiwatig na ang kanyang bisig ay lunas sa mga pag-asang nalalamig kung may kawalan, may kasaganahan, kung may kalungkutan, may kagalakan, kung maipit ka man sa digmaan ng buhay may kapayapaan, kagalakan. Ang makita kang naniniwala sa kanyang tangan na pag-ibig at panawagan na pakikinig ang siyang kailangan upang mapabuti ang kalagayan, pagyakapin ng mga palad at siya nang bahala sa kapalaran kung pagdamutan ka man ng mundo. May kahariang nag-aabang sa'yo sapagkat ito ang Pasko, ang pinakadalisay na alay sa kapanganakan ng pangako na umako sa kasalanan, nagpapako alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya't huwag mong kalilimutan na sa oras ng pangangailangan palagi siyang maasahan, kaya't palagi mong ibahagi ang natatangi niyang pagtangi maging regalo sa mga tao, dahil ito ang tunay na diwa ng Pasko. Maging tulad ng regalo magbibigay sa kanila sa puso nila'y maging hindi. Sa sakit ng pag-ibig.
nagsisilang din ang pag-asa ng Diyos. Ng lahat ng banal na magdamagang pagdiriwang. Kinaganap ngayon ang paghihintay ng simbahan para sa pagkabuhay ni Kristo na siyang ipinagdiriwang sa mga sakramento. Kaya't ang buong pagganap ng magdamagang pagdiriwang na ito ay dapat nangyayari kapag madilim na at magwawakas bago magbukang liwayway. Sa gabing ito, tayo ay maglalamay bilang paghahanda sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay upang mabuhay tayo sa bagong kaayusang ayon sa kalooban ng Ama. Bibigyan pansin natin ang binyag, ang sakramento ng ating pagpasok sa buhay ni Jesus na muling nabuhay. Ang magdamagang pagdiriwang na ito ay nahati sa apat na yugto. Ang pagbabasbas sa apoy at pagpaparangal sa kandila ng Paskwa. Dito ipinaalala ang pangunguna ng apoy patungo sa lupang pangako sa hinding natatamo sa sakramento ng binyag. Si Kristo ang bagong haligi ng apoy, ang tunay na liwanag na gumagabay sa atin. Ang simbahan ay nagsasaloob sa lahat ng mga kahangahangang ginawa ng Diyos para sa kapakanan ng kanyang sambayanan, lat mula pa. Ito ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito ay inaalala ang tinatawag na apat na gabi ng kaligtasan ayon sa tradisyon ng mga Hudyo. Una, ang gabi ng pagdikha. Ikalawa, ang gabi ni Abraham na siyang gabi ng tipan. Ikatlo, ang gabi ng Paskwa at pagtawid sa dagat na pula na gabi ng kaligtasan. At ikaapat, ang gabi ng pagdating ng Mesiyas. Ang lahat ng ito ay naganap ng muling nabuhay si Jesus at nagaganap sa bawat pagdiriwang ng binyag. Habang papalapit ang araw ng muling pagkabuhay, ang mga bagong kaanib ng simbahan ay muling isisilang. Ito ay sa pamamagitan ng binyag. Kaisa nila, sasariwain naman natin ang ating pangako sa binyag. Ang buong simbahan ay inaanyayahang dumulog sa piging na inihanda ng Panginoon para sa kanyang bayan bilang pakikinabang sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na siya namang rurok ng sakramento at ng ating pagiging Kristiyano. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maapatid sa kabanal-banalang gabing ito na pinangyayarihan ng pagtawid ng ating Panginoong Jesucristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay, ang sambayan niya ay nagaanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon sa pagganap ng magdamagang pagdiriwang. Sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong nagtagumpay sa pahinig ng saita at paghahain ng kanyang buhay, maasahan nating tayo ay makinabang sa kanyang panaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at ng Amang may kapal. Manalangin tayo.
Ama naming mahapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak kami iyong dinulutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas ito ay iyong gawing banal at ipagalamot na kami pagningasin itong upang makasapit kaming may dalisa na pagdiriwang at kalooban sa walang maliw na kaliwanagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Si Kristo ang nagmamahal noong sa bayang hinirang, ngayon pa rin siya'y Kristo ang nagmamahal simula pa noong araw, wakas natin siya tantungan. Si Kristo ang sag niyang tunay, siya'y ating pinanggalingan. Si Kristo ang siyang Kristo ay nabibilang lahat ng panahon araw, bawat yugto ng pag-irap. Kristo ay nabibilang mga taong daan-daan, hari siya ng kasaysayan. Kristo ang karangalan, lahat ng kapangyarihan, Panginoong di narangan. Kristo ang kapurihan ng buong kauhan, ngayon at magpakailanman. Jesus,
May sugat sa paang kanan si Jesus na nangayubad sa akos na nakayan. Mapawi nawang tuluyan ang dilim ng kasalanan sa puso natin isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay daan kay Jesus na ating ilaw sa diwan at isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Oh,
Tayo nang magbigay danga kay Jesus na ating ila sa diwa na isipan si Jesus Kristo'y nabuhay siya ating kaliwanagan. Magalak ngayon magdiwang mga anghel na pinapal, lahat tayo'y mag-awitan.
Mga kapatid, ngayong nasimulan natin ang magdamagang pagdiriwang na muling pagkabuhay. Makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos, isaloob natin kung paano niyang ginanap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon ngang sumapit ang tinakdan niyang panahon, ang kanyang sariling anak ang kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagtubos sa lahat. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa pagbabahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamalahalan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
magtayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami yung nilikha, at sa iyong pagtatangkili kami yung pinadakila. Pagalaw mong ang aming matatag na kalooban ay manaig sa kasalanang nagbibigay balakid sa aming marapat na sa iyong ligaya at sumapit. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa, noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaak, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Hiyamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulipigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Thank you.
Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, pinarami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang, bunga ng paglawak ng saklaw na iyong paghirang, sa pag-ibig niya ginagawa mong matupad, ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Pag-alam mong ang iyong sambayanan ay marapat na matugon sa iyong panawagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karuwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan
na ako ang Panginoon. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karuwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ng kanilang karuwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nanunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karuwahe't kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isaman. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon atin ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nangunang panahon ay nang dinulot na mabanaag ang himala ng bagong tipan sa pagtawid sa dagat bilang tagapagpahiwatig ng nagaganap sa pagbibinyag na siyang paglaya na iyong sambaynan sa pagkabihag. Pagalumong ang lahat ng mga bansa ay makaranas na muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinatanggap na mga may panampalatayas na Israel ang unang nagpamalas sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maaari na pong patayin ang mga kandila. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabi ito na pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo, antigin mo ang spirito ng pagkupkup mo upang sa pagbabago naming buong pagkatao, kami wagas na mapaglingkod sa iyo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maupo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan ng kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay, tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na dati, nating pagkatao ay pinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya na minsan pa para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili, ang taga-Israel, bayang sabit kanilang ihayag. Sa pagtitibaka sa ating kaaway, aking sinasabi.
Salaysay ang ginawa ng Diyos na Panginoon ko. Ang bato na takwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito pamalas ay Panginoon ko. Kung iyong mamasdan ay kung ikalugod-ugod, sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kaniyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kaniyang damit. Nakinig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kaniyang sinabi. Hali kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kaniya. Lumakad na kayo at ibalita sa kaniyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kaniyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako doon." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Maupo na po ang lahat. God is good all the time. Purihin natin, palapahan ang Panginoon. Sabihin sa mga katabi, buhay ang Panginoon. Alleluia, alleluia. Sabihin sa mga katabi, mabuhay para sa Panginoon. Palapahan natin ang bawat isa. Mga kapatid, sa wakas, sumantong na po tayo sa pinakasukdulan ng ating mga pagdiriwang, ang muling pagkabuhay na ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ano nga po ba ang kahulugan ng pagdiriwang natin na ito bilang mga mananampalataya? Sa buhay, may mga pagkataong tayo po ay nangangamba. Nangangamba dahil hindi natin sigurado, hindi natin alam ang maaari nating kaharapin, kasunod na ating mga pagkilos. Nangangamba tayo dahil natatakot tayo na baka tayo ay magkamali. Nangangamba tayo sa mga bagay na walang katiyakan, mga bagay na hindi po natin alam o tinatawag sa Ingles na the unknown. Natatakot tayong sumisid, halimbawa, sa kalaliman ng dagat dahil madilim ito at higit sa nalalaman natin. Ano nga po ba ang mabuting balita sa araw na ito? Ang mabuting balita ay ang katotohanang si Jesus ay muling nabuhay. Opo, si Jesus ay buhay. Batid natin na si Jesus ay nagpakasakit. Ang Panginoon nagpasa ng krus. Ang Panginoon napako sa krus. At doon sa krus ay kanyang inialay. Kanyang inihandog ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ang mabuting balita na si Jesus ay muling nabuhay ay nagdudulot po sa atin ng dalawang mahalagang damdamin. Ano-ano ang mga damdamin ito? Una, naroon ang kagalakan. Wala na po tayong dapat ipangamba. Huwag na po tayong mag-alinlangan pa o kaya magduda pa. Huwag na tayong magulat, huwag na tayong magtaka. At hindi na kailangan pang humanap ng pruweba o ng mga ebidensya. Si Jesus ay tunay ngang muling nabuhay. Siya'y nakita, siya'y naranasan ng kanyang maalagad. Tayo po ay narapat lamang magalak. Bakit po? Dahil si Jesus ay nagtagumpay laban sa kasalanan, laban sa kadiliman, laban sa kasamaan. Nagwagi ang ating Panginoon mula sa kamatayan sa makatwid. Si Jesus nga ay totoong Diyos. Totoo na ang ating Panginoon Jesus ang sinugong tagapagligtas. Totoo na may langit. At tayo rin tulad niya ay magtatagumpay laban sa kasalanan, laban sa kamatayan. Kaya naman, tayo ay mayroong pagkabuhay na muli sa piling na ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, naroon ang larawan ng pag-asa. Sa muling pagkabuhay na ating Panginoong Jesus, para bang sinasabi sa atin ng Panginoon na ang pagpapasakit ay hindi magwawakas sa patuloy na pagpapasakit. Ang kamatayan ay hindi na magtatapos sa patuloy na kamatayan.
Mayroon pong nakalaan para sa atin. At ito tulad din ng nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo rin po ay mayroong muling pagkabuhay. Amen po ba yun? Sa mga tuwid, may kahalagahan ang ating paggawa ng kabutihan. May kahalagahan ang pagkakawang gawa, ang ating paglingkod, ang ating pagtulong sa kapwa. Mayroon pong patutunguhan ang ating pong mga pagpapakasakit. Pagkatapos ng lahat ng mapait at malungkot na pangyayari sa buhay, pagkatapos ng nakalulunos at madilim na karanasan natin dito sa lupa, naroon pa rin ang pag-asa. At ito ay pag-asa na tayo rin ay mayroong muling pagkabuhay. Kaya nga, mga kapatid, tayo ay inaanyahan ng Panginoong muling nabuhay na maging tanglaw po tayo sa iba upang maipadama natin sa kanila na kasama natin si Jesus sa bawat daang tinatahak natin. Kaya nga, sa daan at landas ng buhay, naroon ang mahalagang panawagan na lagi tayo maging makatarungan sa ating pamuhay, magmahal sa gawang kabutihan, taglay ang kabutihan sa ating paraw-araw na buhay. Sa misa na tinihandog sa gabing ito, maging ating panalangin sa Panginoong muling nabuhay. O Panginoon, sa iyo ang aming pagpupuri. Sa iyong muling pagkabuhay, kami ay napatawad. Kami ay nakalaya sa pagkabihag ng pagkakasala. Kami ay ligtas na at makababalik na sa iyo. Ipagdarasal po natin ang bawat isang narito ngayon, ang ating mga mahal sa buhay, ang mga pinagdarasal sa misang ito, lalong higit, ang mga hapatid nating may sakit na sa banig ng karamdaman. Nawa ang ganap na kagalingan at kalusugan ang makamit ng bawat isa sa atin upang sa gayon, sama-sama nating may pahayag ang Ebanghelyo ng buhay. Sama-sama nating mapaglingkuran ang Ebanghelyo ng buhay. Sama-sama tayong kumilala na ang Diyos ay buhay at sa pamamagitan ng ating buhay, sana'y tunay na mabanagan, matagpuan at masalamin ang presensya ng Panginoong muling nabuhay. Amen. Tinatawagan po sa harapan ang mga bibinyagan, Bien Michael Calnea, Micaela Calnea, John Matthew Olandesca, Jean Ordiz, Jasmine Perez. Sa mga pagluhog natin, mga minamahal na kapatid, tulungan natin ang ating mga kapatid na may pananalig upang ang ama nating mga pangyarihan ay siyang tumangkilik sa maisisilang pakundangan sa kanyang pag-ibig. Tatayo po ang lahat, litanya ng mga banal. Yeah.
Ama naming makapangyarihan, halina at gawin mong makapiling namin ikaw, ngayong ang muling pagsilang ay pinagdiriwang sa pag-ibinyag sa mga bagong kaanib na iyong sambayanan. Isugo mo ang espiritu ng iyong pagkupkop upang ang ginaganap naming mapagpakumbabang paglilingkod ay magdulot ng iyong lubusang kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mahapangyarihan, bagamat natatagos sa aming paningin ang kapangyarihan mong magawad ng iyong buhay sa amin, ay nilalahad na mapananda ng iyong paglagi sa aming piling. Ano pat ang tubig na iyong nilikha ay naging tagapagpahayag na iyong pagpapala. Ama namin, noong daigdig ay iyong dalangin, ang iyong spirito ay lumukob na sa tubig bilang simoy ng hangin, upang ang kaya na itong bumuhay ay maging tagapagdulot ng iyong kabanalan. Ama namin, ang saan sinukob ay iyong panibaguhing binagbagong ginawa noong pinahintulot na magkaroon ng malaking baha upang ipahiwatig na ang tubig ay may katangian na tumapos sa kasamaan at magpasimula ng kabutihan. Ama namin, ang mga anak ni Abraham ay pinatawid mo sa karagatan nung sila'y palayain mo sa pag-aalipin sa Ehipto upang ipahiwatig ang mangyayari sa mga bibinyagan bilang mga kaanib na iyong sambayanan. Ama namin, niloob mong noong binagan ni Juan sa ilog Jordan ang anak mo ay maganap ang paglukob sa kanya ng Espiritu Santo. Niloob mong dumaloy ang dugo at tubig at sinibat na puso ng anak mong iniibig. Niloob mong mabuhay muli ang iyong anak na gutos sa mga alagad. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binigyan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magtaglay nawa itong tubig ng pagapalang kaloob ng Espiritu Santo na dulot ng mahal anak mo upang ang mga tao na pawang nilikha ayon sa iyong larawan, dakila ngunit nasadlak sa lusak ng kasalanan, ay mahugasan ngayong sila ibibinyagan para makabangong taglay ang iyong kalinisan sa muling pagsilang sa tubig ay Espiritu Santo bilang mga kaanib na iyong angkan. Ama namin, inilog namin sa iyo, manawag nawa sa tubig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo upang mapuspos na yung Espiritu itong pambinyag na tubig. At sa kayo'y lahat ng nahisa sa kamatayan niya sa pamamagitan ng binyag ay muling mabuhay na siya rin ang kasama bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen.
Maapo ang lahat. Gaganapin natin ngayon ang pagbibinyag. Pagtatakwil sa kasalanan. Mga kapatid, nabibinyagan, itinatakwil ba ninyo si Satanas ang kanyang magawain at ang kanyang pangaakit? Opo, tinatakwil po namin. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos na mapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, pinanak ni Santa Maria ang Birhen, pinagos na krus na matay ni libing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo sa banal simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasamtalaya kami. Bien Michael, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Micaela, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. John Matthew, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Jean, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Jasmine, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, nung binyagan ang mga kumpilan ngayon, sila'y muling sinilang. Pinagalob sa kanila ng Diyos ang kanyang sariling buhay, kaya sila'y naging mga anak niya. Manalangin, inalangin natin ngayon sa Diyos Ama, ay pagkaloob niya sa kanilang Espiritu Santo upang sila'y mapuspos ng kanyang lakas at bunga ng pagpapahid ng banal na langis ay maging higit silang katulad ni Kristo, ang anak ng Diyos. O Diyos na mapangyarihan sa lahat, Ama ni Kristo na aming Panginoon, sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo, hinango mo sa kasalanan ang mga anak mong ito at binigyan mo sila ng paghihati sa iyong buhay. Sugin mo na sa kanila ngayon ang Espiritu Santo, ang mga aliw,
upang siyang maging lakas nila at patnubay. Pagalaw mo na sila'y mapuspos ng karunungan at pangunawa, na sila'y maging makatwiran sa pagpapasya at manatiling matibay ang loob sa lahat ng pagkakataon. Puspusin mo sila ng kalaman at pamimitagan at ng banal na pagkatakot sa harap na iyong kadakilaan. Hiling namin ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Bien, Michael, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Micaela, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. John Matthew, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Jean, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Jasmine, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Pagsariwa sa pangako ng binyag, tatayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya noon tayo binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghanda. Kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pag-ibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglingkod sa Diyos bilang maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mamalayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kay huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya sa Diyos na mampangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanyang Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami.
bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama, na ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noon tayo muling silang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay babasbasan natin ang bawat isang narito ngayon. Ilagay po sa kaliwang kamay ang hawak na kandila, kaliwa. At kapag kayo po ay nabasbasan, kayo po ay mag-aantanda ng krus gamit ang kanang kamay. Sumabay tayo sa pag-awit, isang pananampalataya. Mga kapatid, niningan ng banal na gabing ito, halinang lumuhog sa Panginoon na nagpakita ng kanyang kahangahangang ginawang pagligtas sa sambayanan sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesucristo. Sa bawat panalangin tayo pong lahat tutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, na inihatid na mapagligtas na tubig sa lupang pangako upang ang kanilang buhay ay maging awit ng pagpupuri sa Panginoong nagtagumpay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng lahi at liti na nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos upang sa kanila ay itanim ng Diyos ang nagkakaisang puso at diwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga inaapi at pinag-uusig, upang ang karahasan ay mapawis sa kanilang buhay, at ang katwiran ng Diyos ang siyang yumabong at mamayani
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bagong bininyagan sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, upang tahakin nila ang bagong buhay kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang tayo'y maging tapat sa ating pangako sa binyag at maging saksi na ang Panginoon ay buhay sa ating pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ama na bukal ng buhay, dinggin ang aming panalangin at itulot mong ang iyong Espiritu na lumukob sa tubig ang siyang manahan sa aming puso at kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Thank you.
panalangin kay mga kapatid, pampaghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghain upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyo dito sa galingang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming pangyarihan, tunay nga marapat ay kaya aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang mamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahay ng sarili ng buhay. Siya ang tupang maamong umako sa parusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel ay siyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming mawain, pinabot namin ng pasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinayusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang kalob namin ay tanggapin at basbasan sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Inalay namin ito sa iyo upang una-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib ito san sinukob kaysa namang aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ang aming Obispo Dennis at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na iaming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghangi ito ng pagupuri ay aming niaalay para sa pananamin namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, pinagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo bilang Diyos na totoo na namalagi pa rin taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging birhen.
Gayun din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at mga martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayun din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito na iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling silang sa tubig at Espiritu Santo sa pagkapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Lawin mong kami mapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mahinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan dugo na pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Kristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapasakit, hinawa kanyang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na makamay. Tumilasa sa langit sa iyo, Diyos, Ama niyang makapangyarihan. Nagpasalamat siya sa iyo, pinaghati-hati iyo ang tinapay. Inabos sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, niyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sino at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, kaming malingkod mo at mubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugitan namin ang kanyang dakilang pagpapasakit, ang pagbago niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang siya rin nagngaling, inihandog namin sa iyong katastasang kamahalan ang paghang ito na katangi-tangi at dalisay. Ang pagkain nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming maalay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na tapat matapat sa iyo. Sa bagahay ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, asa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo, panlakan mo ngayon tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Mahapangyarihang Diyos, siniling namin iyong ipakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito at sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsalo sa banal na katawan, dugo ng anak,
sa pakinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Ama namin, iyong alalahanin ang maanak mong naunang yumaos sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang tatak ng pananampalataya ay kanyang taglay at sila ngayon aming pinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit na kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya't pagindapatin mo rin kami makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal, kami nawa ay makapisa nila, hindi dahil sa aming ginawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ng tanang mabuting kaloob mo ito ay lagi mong pinairal, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilang magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Aming kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa salanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo.
kailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ngaming pananampalatayo ang aming mapagkasala. Pagalawin mo kami ng kapayapaan pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain inyo. At sumain inyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainanihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isama din po natin sa ating panalangin sa misang ito ang nagdiriwang ng kaarawan na si Maria Christine Karen Pacheco para sa personal intention nila Maria Aba Intoy, Antoinette Intoy at Rosario Sumagpang para sa mga kaluluwa ng mga yumao na sina Nestor, Emilia, Vanessa, Antonio, Julita, Jerry, Monsignor Teng, Antonio, Antonio Jr. Ilan lang pong mga pabatid. Bukas po, ikasyam ng Abril, ay Linggo ng Pagkabuhay. Ang prosesyon ng salubong ay sa ganap na ikaapat ng umaga. Ang imahe ng pagkabuhay ay magagaling sa Nobo, samantalang ang Birhen Alegria ay magagaling sa Oreta Subdivision. Ang ating parokya ay magkakaroon ng Easter Pilgrimage sa April 15, Sabado, sa mga piling simbahan sa Pangasinan at Baguio City. Ang registration fee ay ibinalik sa 1,800 pesos at ang huling araw ng pagpapalista ay bukas, ikasyam ng Abril. Para sa iba pang detalye, maaaring makipag-ugnayan sa mga SPPC head o kay Sister Beng Ragunton sa cellphone number 0932-959-8652. Ang nobena para sa kapistahan ng mabatalang awa ng Diyos ay simula ikapito ng Abril hanggang ikalabing lima ng Abril. Ang chaplet at panalangin ay pagkatapos ng ika-anim na misa at kung araw ng Linggo ay sa ganap na ikatatlo ng hapon. Sa araw ng kapistahan sa ika-16 ng Abril, may kumpisalan po sa ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. At ang chaplet at panalangin ay sa ganap na ika-3 ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na ika-4 ng hapon. Paanyaya po para sa gaganaping Luzon Apostolic Congress on Mercy o Luwako sa darating na ika-20 hanggang ika-21 ng Abril 2023 sa Malolo City Convention Center. Maaari pong makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa iba pang detalye. Ang Maysan SPPC ay nag-aanyaya sa lahat ng kasapi ng ministry at organization at sa lahat ng SPPC officers na makiisa sa ganganaping Basic Bible Seminar sa Maysan Chapel sa Abril 20 hanggang 23. Para sa mga detalye, makipag-ugnayan sa sinumang Maysan SPPC officers o kina Sister Lynn Estares at Sister Remy Bautista. Subaybayan ang mga pabatid at mga gawain ng ating parokya sa ating Facebook page at YouTube channel, ang The Beads Valenzuela. Mag-like at subscribe upang manatiling updated. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikiisa sa mga gawain ng ating parokya. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mapo sa mandali. Pasasalamat po sa loob ng 40 araw ng panahon ng Kwaresma at sa loob ng Semana Santa. Pasalamat sa lahat ng bubuo na ating sanggunian pastoral ng parokya at ang ating mga SPPC, ang iba't ibang komisyon at iba't ibang samahang pangsimbahan sa inyo pong pagbabahagi ng panahon, talino at yaman. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang bawat isa. Pagtitiwala sa darating na bukas ay sisigapin natin na gawing buhay ang Panginoon sa ating pamaynan.
Simula sa ating mga tahanan, sisikapin natin laging mag-isip, mangusap at kamilos, taglay ang awa ng Diyos. At gagampanan natin ang lahat na ito sa diwa ng pagmamahal. Dahil kapag naroon ang pag-ibig, naroon ng Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pagpapasalamat sa nakaraan, pagtitiwala sa darating na bukas, at pagmamahal sa kasalukuyan. Nawa sa ating pamaynan at sa ating parokya, tunay nating maipahayag, maipagdiwang at mapaglingkuran ang Ebanghelyo ng buhay. Muli, maraming salamat po. Palakpakan natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. Iyoko ang maulo sa dakilang kapistang ito ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Hesus Kristo, kay naway pagpalain ng makapangyarihan Diyos at sa lahat ng kasalanan ay kanya nawang pagsanggalang kayong nagdiriwa ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng Muling Pagkabuhay ni Hesus Kristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Matapos pagdalamhati ang pagpapasakit ni Hesus Kristo, pinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at patnubayan ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia.